Dios ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamta ng awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa iyo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa iyo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria at gayon din patron ng Arsidiocese ng Lipa. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Ang misa pasalamat para sa kaarawan ni Mary Nones. At misa pasalamat ng Sabilala Family, Seriaco Family at Vergara Family. At para sa kaluluwa ng ating mga mahal na yumao at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Kristo, Panginoong Diyos,
Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan. Pakundangan sa kanyaring panalangin, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkang magmumula ang maghahari sa aking bayan
magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mababaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay malagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawagin, Ama niya't Diyos, tagapagsanggalan niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y mag-isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang buong mahal sa kanyang kabutihan, mapalad ang tumataan. Sa templo ng buong banal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito,
nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Kakatuwa po, meron pa akong kakilala dito, si Ma'am Camino at ang kanyang mga kasama. Welcome po sa Parish and National Shrine. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen, Solemnity of St. Joseph, Husband of Mary. Siguro ay alam na po natin ang kwento ni San Jose at ang banal na pamilya, kung paanong sinunod ni San Jose ang plano ng Diyos sa kanya nang pinakasalan niya ang Birheng Maria at naging mabuting ama ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sa dakilang kapistahan na ito, napakaganda na pagnilayan natin ang ilang katangian ni San Jose bilang isang ama, bilang isang asawa. Una, siya ay makadiyos. Makadiyos si San Jose. At dahil siya ay makadiyos, siya ay masunurin at tapat sa batas ng Diyos. At ang kanyang dakilang pananampalataya ang nagdala sa kanya upang sundin ang kalooban ng Diyos. Masasabi kaya natin na tayo rin ay makadiyos? Siguro sasabihin niya, "Opo, makadiyos po ako, lagi po ako nagsisimba." Pero hindi naman yun ang basihan lamang ng pagiging makadiyos. Ang pagiging makadiyos ay pagsunod sa kanyang utos. Inuuna natin ang kalooban ng Diyos bago yung ating kalooban. Number one sa buhay natin ang Diyos bago ang mga panandaliang kasiyahan at mga makamundong bagay. At kapag sinabi natin makadiyos, ay sinusunod natin ang kanyang utos. Nagiging mabuting tao tayo. Nagiging mabuting kapwa. Nagiging mabuting magulang o anak. Ang pagiging makadiyos ay pagiging handa na sundin ang kanyang kalooban. At sa araw din pong ito, itinuturo sa atin na kapag nagdesisyon tayo ng tama, kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, tayo ay kanyang lubos na pagpapalain. Ang ikalawang katangian ni San Jose ay siya ay matuwid at mabait. Matuwid at mabait. Nang nalaman ni San Jose na nagdadalang tao si Maria, plano niyang hiwalayan ito ng lihim. Hindi siya nag-iskandalo. Inisip pa rin niya ang kapakanan nito. Hindi siya nagpadalos-dalos sa desisyon. Ginawa niya ang alam niyang tama. Kahit alam niya na siya ay nasa lugar, nalaman niya na nagdadalang tao si Maria. Alam niya ang maaring maging kaparusahan, ang pagbabatuhin hanggang mamatay. Pero hindi niya ito ginawa. Inisip pa rin niya ang kapakanan ni Maria. At nabasa ko po ang isang quote at naisip ko si San Jose. Ang sabi doon, "If you have to choose between being kind and being right, choose being kind and you will always be right." If you have to choose between being kind and being right, choose being kind
and you will always be right. Ano? Kasi may mga taong tama naman, pero yung pamamaraan ng kanilang pagsasalita, yung kanilang pamamaraan ng pagtatama ay talaga namang masakit, ano? Hindi maayos. Pero kung dadating tayo doon sa puntong iyon, ang pipiliin natin palagi ay yung maging mabuti at matuwid. Ano? Hindi lamang basta matuwid, kundi mabuti pa rin. Ikatlo, si San Jose ay mapagmahal sa pamilya. Inalagaan at iningatan niya ang pamilyang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Naging mabuti siyang asawa kay Maria at naging mabuting ama kay Jesus. That is why St. Joseph, husband of Mary and earthly father of Jesus, is the model of fatherhood. At kilala rin si San Jose bilang tagapag-alaga ng ating inang simbahan. Tayo kaya, minamahal at tinatanggap ba natin ang ating pamilya at ang ating simbahang ating kinabibilangan? Lagi nating tatandaan, kaloob sila sa atin ng Diyos. Iniingatan din ba natin ang dignidad ng ating kapwa o naninira din tayo ng reputasyon? Mga minamahal ko mga kapatid, napakahalaga na tayo ay responsable sa ating mga tungkulin bilang mananampalataya. Responsable sa ating tungkulin bilang isang ama, bilang isang ama, ay anak ng ina. Ano? Maging ano tayo, responsable sa mga responsibilidad na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, sa ating mga tungkulin. Magmahal tayo, mahalin natin ang ating pamilya. Kaya sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, ipanalangin natin ang lahat ng ama ng tahanan na kanilang magampanan ang kanilang tungkulin bilang mga ama, na sila ay maging isang tunay na ama, magpaka-ama, ano? Maging responsableng ama, maging responsableng haligi ng tahanan. Ipanalangin din natin ang bawat isa sa atin na maging makadiyos, maging matuwid at mabait, at maging mapagmahal sa ating pamilya at sa ating kapwa. San Jose, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhugom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sayo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha ang maaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila ni San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa langit. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Apat na pung araw sa ilang gutom uaway yung naranasan sa dinanas mong kahirapan. Mahal, oh, nais ko siya.
Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagdahak sa landasing makalangit, nakbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matubasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Patuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma. Mula Lunes hanggang Sabado, ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. At sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation, wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes,
ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng istasyon ng krus sa ganap na ikatlo ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, sa darating pong Huwebes, ay 23 ng buwan ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo po ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 pesos lamang po. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 22 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tulad sa sariwang damo, sa umaga'y mabigkas, sa gabi naluluhod. Sa amin ay ituro karunungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay aming matantong.